Spring na po at summer na, so ito po yung panahon ng pagtatanim ng mga kung ano mang produkto dito sa Canada, no? At syempre, kung ikaw ay farmer, tara na! Ayan, magandang araw po sa inyo. Unahin na natin itong mga trabaho sa inyo. Sinabay ko na po habang nagluluto tayo. Tapa po ang ating menu sa araw na ito. Kasi magtatanghali ay nagigising na si Madam. So kailangan din nakaluto na bago magising, ano? Trabaho, importante po itong trabaho na ito. Kaya po sinabay ko na. Pero kung bago ka sa channel na ito, umpisahan natin sa pag-click ng subscriber button at saka yung notification bell para updated ka. Apat na klase po ng trabaho sa larangan ng pagtatanim ang ating hatid sa araw na ito. Ano? Babae at ang babae po at mga lalaki ang kailangan dito sa mga trabaho ito. Yung una po, kasi hindi ako familiar dito sa mga trabaho na ito, so palagi ko alam nyo ito, kung ikaw ay indoor plants farmer, so yun yung pong unang trabaho na kailangan nila. So ang alam ko lang po dito sa indoor plant farmer, eh sigurado na sa loob. Indoor nga eh, di ba? At ito naman pong pangalawa, trabaho, ito naman po ay ang plant-based farmer. So hindi ko po alam to, ano? Wala akong idea dito sa mga ganito. Itong pangatlo, farmer, may idea na ako ito. Sigurado yung mga farmers, marami akong kilalang farmer dito eh. At itong pang-apat po, ay may idea rin ako dito kasi ito po yung greenhouse farmer. So may maraming greenhouse ako nakikita dito eh, kagaya na pag-uwibili kami ng mga halaman, o yung mga tanim na ganyan na itatanim namin, na matataas na siya, nakapunla na siya, hindi yung seeds pa itatanim natin, ano, kasi nga, maigsi lang yung labanan dito sa Canada eh. So, mas maganda yung advanced na, nakatubo na siya, pag bumili kami, madali na lang siya palakihin. So yan guys, yung mga kailangan nila rito, ano, siguro alam nyo ito, kung kayong mga, kung alam nyo ito, mga linya nyo itong trabaho na ito, alam nyo yan. So, init, aray ko, matalisik yung mantika. So yan po yung apat na klase ng trabaho para sa pagtatanim. Kaya kung alam mo ito at meron ka 2 taong experience sa mga ganitong uri ng trabaho at meron ka rin ready passport na may validity pa ng 5 years at complete at ready documents kagaya ng Certificate of Employment, MBA Clearance at saka reference letter. So, employment record mo at saka SS employment history, at saka of course yung school credentials mo. Kung meron kang mga ito, mag-apply ka na guys. Dito sa, mag-apply ka na dito sa Finest Asia Resources Incorporated. Ayan. At kung napanood mo yung last vlog natin tungkol dito sa mga agency na mga canceled, ang next po niyan, next after this tong vlog natin ito, isusunod ko naman po yung ating mga agency na mga deleted na or forever ban. Forever more, forever ban. Kaya para talaga wala na silang kalusot-lusot sa inyo. Kahit sila'y magtangka, guys. Alalahanin nyo guys ha, pag napanood nyo itong mga agency na to at medyo may nagpanggap or may nag-aalok sa inyo na medyo magkatunog ng pangalan. Halimbawa, Daddy Lou Vlogs Agency. Tapos ginawa nilang Daddy Lou Vlogs Handsome Agency, ay nako, itong mga ganitong klase ng ganyan, katunog, mga katunog, delikado. Okay guys, syempre, meron pa tayong maraming pang trabaho eh, napakaraming pang trabaho hindi pa napupunan. Kaya ano po pang hinihintay nyo? Sugod na, gora. At ilalagay po namin ang link nila sa description box para po pag-click nyo, dadali na lang kayo doon sa site nila, ano po, para madali na para sa inyo, convenient na. Kahit nasaan kang lugar, ha, kahit nasaan kang lugar, hindi mo na kailangan lumuwas ng pili ng Maynila. Or nasa ibang bansa ka, ang kailangan mo lang is computer lang, ano, online registration lang at pag na-click mo nga itong link na to, dadaling ka na ron. So malalaman mo na kung anong mga kailangan mo at kung ano mag-uumpisa. Okay? At syempre po, pinaalala ko rin sa inyo na ang pag-apply po sa Canada, ay kagaya nitong mga pooling nito, ang resulta po nito ay by next year, di ba? Malaking bagay na. Magkakaroon na ng linaw yung mga ano. Ang importante po nito, na-assess ka na at yung mga pagkukulang mo na napupunan. At syempre, sabi mo nga, bago tayo sumugod, kailangan hinog na tayo. Panoorin niyo yung mga old vlogs ko kung paano mahinog. Okay, lipat na po tayo dito. Kagaya dito sa ang dahil pang ibang trabaho ng mga nag-aabang sa inyo na dapat nyo applyan sa IPAMS kagaya ng Specialized Truck Technician, Welder, Wood Production Worker, Cook,
industrial cleaner. Ayan, nandiyan pa rin po sila. Nagpupuling pa rin sila para ihahanda sa mga susunod na taon, 2022. Kaya, ano pa, hintay nyo, tara na. Applyan nyo na guys para na sa ganon. Sabi ko nga, di ba, malaman nyo pa kung ano yung mga kulang nyo. Aside para tips and advice ko sa mga lumang vlogs, makakatulong sa inyo ng malaki yun. At syempre, male and female pa rin po yan, at least high school graduate pa rin yan. Kaya panalo, di ba? No placement fees itong mga trabaho na ito. At hindi po pwedeng mawala ang paalala natin, mag-iingat po sa mga illegal recruiters at mga scammers. So, ayan po yung ating atid sa araw na ito. At ako po magpapatuloy ko na ito ang pagluluto bago pa tayo madapuli. Baka tayo maabutan na gaganito eh. Hindi pa pala luto yung ating... Luto na yung kanin. So, meaning for today, baon niya, tapsilog. O, diba? May patapsilog si Daddy Lou. Buhay Canada pa rin po yan. At, gaya nito, habang tayo nagluluto ng ganito, nasisingit pa natin yung pag-vlog para sa inyo, guys. Kasi importante po yan, eh. Importante itong mga trabaho na ito para matupad ang inyong mga pangarap. At saka yung i-upload ko sa susunod, napaka-importante rin nun. Alam niyo ba kung bakit? Mga agency po yun, importante po yun. At supportahan niyo po yung mga personal vlogs ko kasi po yung mga ginagawa namin ng mga bata, paglalaro dito. Konektado pa rin po yan sa Buhay Canada. Kasi po, dyan yung makakita kung ano yung nangyayari sa amin at kung ano ba yung mga activity sa araw-araw. Meron pong pagkakaiba eh, yung sa malaking city at saka dito sa tinitirahan ko, sa maliit na lugar. So malalaman nyo yan pag napapanood nyo yung pang daily activities ko, ano? Kagaya ng marami pa akong i-upload, marami pa po akong nakapila eh. Kaya lang, syempre, hindi na tayo ang, pasensya na kayo sa aking pag-i-edit kasi hindi na po professional yung nag-i-edit ko. Nag-resign na po si Direk sa pag-i-edit natin. Ako na po yung nag-i-edit ngayon, so pagpasensyahan nyo na lang yan. Pero ang mahalaga doon, may pakita ko sa inyo kung ano ba yung buhay namin dito at ano ba yung buhay dito sa maliit na town, kagaya ng tinitirhan namin, kukumpare nyo sa big city. Malaki po ang kaibahan. So yun po, sa pang-araw-araw na yan, makikita nyo yung buhay namin dito. At dyan, magkakaroon kayo ng pagkakataon na makapag-desisyon kayo kung saan ba talagang gusto nyo manirahan, sa big city ba o sa ganitong kalaking town lang. Kasi po dito, maraming bentahe dito, ano, maraming advantage dito sa aming lugar. At ganun din sa ibang malalaking city. Ano. So kayo na ang bahala mag-desisyon. Kaya nga po pinakikita namin ang buhay namin dito para sa ganun malaman nyo kung anong magiging desisyon nyo. Panoorin nyo guys yung aming mga activities ngayon summer at kasi hanggang winter. Kasi po dati bili ako ng bili ng mga gamit eh, mga sa mga bata, mga kada palitan season. Bili ka na naman ng ganito, bili ka na naman ng ganon, mga kung anong magpalit ng season. Tennis, golf, soccer, kung ano-ano, basketball, skate, ice skating, kung ano-ano, mga remote control lang yan. So ngayon, guys, marami pala dito mga libre. Watch nyo yan, i-upload ko yan. Maraming libre pala na ihingi yan. Kaya, abangan nyo yan. Maganda para sa atin yan, sa atin. So ayan guys, thanks for watching. Salamat sa inyo lahat at hindi mangyayari mga bagay na ito kung wala kayo dyan. Kaya, supportahan nyo rin ako, ano guys, supportahan nyo ako. At share nyo po yung video na ito kung nagustuhan nyo para makatulong tayo sa iba. And then, good luck and God bless po sa inyo lahat. And Daddy Lou signing out. We love you all.